Magsisibak nga lang ako rito ng repolyo, mga utol. Tinanggal ko nga lang itong matigas na parte at pinaghihiwa ko nga lang ito ng maninipis. At pinaghihiwa ko lang yan ng maliliit. Sa sitwasyon namin ngayon, mga utol, ito yung sasapit ang gabi, tamang isip talaga ako ng ire-recipe ko pero pang budget meal lang. Yung tipong hindi ka lalagpas sa 100 tapos mapaparami mo at meron ka pang aalmusaling kinabukasan. Lima kasi kami na andito sa bahay. Ako, si Utol, si Bayaw, si Alden at si Manang Lia. Kaya naman talaga kapag sasapit ang gabi, talagang tamang isip talaga ako ng uulamin namin yung hindi magkukulang kundi sobra pa. Laking salamat ko rin kay Alden, gawat siya ang katayang ko rito sa bahay. Gawat simulat umaga kasi mga utol, ako na talaga ang bantay kay Manang Lia. Sa edad ni Manang Lia ngayon, inasa punto na siya na yung makulit, magaslaw, maharot, hindi mapakali, ganun na siyang bata ngayon. Ang kagandahan nga lang kay Manang Lia, talaga na ang masasaway mo, kaya lang ibabalik ulit, kaya kailangan talaga nakatutok ka sa kanya. Kaya napakahirap sa akin mga utol kapag ako lang mag-isa rito. Wala akong ibang gagawin kundi linis, ligpit, linis, ligpit, linis, ligpit. Paulit-ulit lang talaga tol, kaya naman laking salamat ko talaga na tinutulungan ako rito ni Alden at nandito muna siya sa akin hanggat wala pa silang paso. Eh bukas, November 3, pasukan na ulit nila kaya naman back to reality na naman ulit ako rito mag-isa. O siya, mabalik na nga tayo rito sa ginaganapan ko, utol. Iginis ako nga lang yung corn beef mga utol hanggang sa inilagay ko na yung repolyo at kapag ganyan na yung repolyo, inilagay ko ng pampalasa tulad ng asin lang. May kita nyo naman yan, kuluto na rin yung repolyo at kapag ganun na, pwede na lagay ng tubig. May init na tubig na nga rin yung sinaling ko rito mga utol para mabilis lang kumulo. Hinalo-halo ko nga lang ng dahan-dahan niya mga utol na parang ganyan yan hanggang sa kumulo lang. At nung kumulo na nga ipanahon na para ilagay ko tong tatlong pirasong sotanghon. Kung testingin nyo to mga utol, mas magandang ibabad nyo muna yung sotanghon nyo bago nyo ilagay. Ibabad nyo sa tubig mga utol ha. Napakatakaw kasi sip-sip ng tubig nyan. Sa dami-dami nilagay ko ng sabaw ay talaga namang natuyo. Kaya naman panahon na para usgahan, kaya naman sumandok na muna ako at hinipang ko na muna nang hindi mapasot. Pagdating na pagdating, babaw muna yung bilis-bilis, double oil sa kanya at double delicious pa. Tignan nyo naman kasi mga utol kung gaano kabisa yan. Corn beef lang, repolyo, tsaka sabaw mo lang oh. Tapos na. Sotanghon pa pala, nakalimutan ko. O, diba? Safe na ang gabi mo. Kaya naman hindi na para patagalin niyo mga utol. Gawat na pagkabilis kasi manuyo yon. Kaya naman kakain na kami kagad. Kaya naman inilapag na ni Bayo yung mga dapat nilapag dito sa lamesa. Tatlo na nga muna kami kakain. Gawat si utol kasi pinapatulog si Manang Lia. At si Manang Lia ay sinusumpong na naman ng topa. Kaya naman mauuna na lang kami kumain. Ako, si Bayo at saka si Alden. Kita niyo mga utol, talaga namang naubusan ng sabaw. Gawat napakalakas kasi talaga. Sumipsip niyang sotanghon. Pero mas bumisa pa rin mga utol. Gawat lasang-lasa mo talaga yung corn beef. Kaya naman testingin nyo na rin niya mga utol. At pero bago yun, ipagsalusalo na natin yan. At habang nakain kami, magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Mundi Harjan Lester from Ciudad Nuevo Pastry. Kay Ivan Joy Udaga Bios. Kay Paulo Hilado. Sa Inky 447. Kay Anahay Ina Haluda. Sa EMB Musika. Kay Tabskio Ibardulasa. Kay Jack Gonzales from Pampanga. Kay Christopher Luis Atienza. Kay Gerald Angelo Clemente from Kalumpit, Bulacan. At sa utol natin na si Nico Lopez. Shoutout sa inyong lahat mga utol at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo naman yung page ko, tol. Paano? Hanggang dito na lang din. Paalam!